isang linggo, naging bisita namin dito sa TWBA si Vin. Maraming mga bagay ang lumabas. Una na dito yung may nagbiru daw isang beses at sinabing mukha kang magsasaka. Tapos siya daw ang kalabaw. There was a time sa Batangas yata, nagbibenta kayo ng pizza. Yes. Tigsampu kayo. Ang iyo na uubos because you were the good-looking son. Siya daw yung pizza nasa kanya pa rin. Now, looking back, ano ang... What are you thinking? Well, Tito Boy, yung tungkol sa magsasaka, masama yung loob ko eh. Masama yung loob ko nung nakita ko. Hindi ko siya alam. Napanood ko lang siya. Tapos yung sa pizza, hindi ko na rin maalala yun. Pero dun sa sinabi niyang hindi naging patas yung tingin sa amin, siguro may mga, di ba pagbata ka, may mga bagay ka na hindi napapansin. Kadalasan napapansin, may mga pangit lang. Ano yung papaalala ko sa kanya? Hindi totoo yun. Kaming pamilya ko, proud kami sa kanya kasi napaka-talinong bata niya. In the beginning, he didn't understand why you wanted him to leave the house and be on his own. Pero ngayon, sabi niya, pag binabalikan ko ang karanasan na yon, tama si kuya. Ayoko siyang mawala sa tabi ko. Oh. Yun ang totoo. Yun ang totoo, Tito Boy. Kaya lang, nung lahat ng blessings dumating, kasama ko siya. Yung panahon na nawala lahat. At bumabagsak ako. Yung time na yun, yun yung pangat siya. Okay? Yung time na yun yung pangat siya, nag-artista siya on his own, proud ako sa kanya. Ngayon, Tito Boy, ang nangyayari ngayon sa amin dalawa, parang siya na yung hinaalalayan ako. Kaya ako siya pinalis ng bahay, Tito Boy, kasi ito yun. Ayoko siyang sumama sa akin. Bumaba. Kasi I was really, madilim na talaga natin. Madilim na eh. To the point si Vin, hindi na natutulog, tatabihan lang ako, kakausapin lang ako. Tapos na-realize ko, parang hindi na tama to ah. Parang I'm dragging my brother down. Gusto ko magkaroon siya ng sarili niyang victories. Gusto ko magkaroon siya ng sarili niyang buhay. Kasi that time kasi nasanay kasi may habit na... That's true. Na nakasandal lagi sa akin. Tonight with Boy